Hello and welcome back again dito sa aking YouTube channel. Kamusta naman kayo mga kalafang? At ngayon ang episode natin ay Siomai. Ito ang ating, actually marami ito kanina. Naubos ko na. So anyway, sa videong ito ay hindi lang tayo magmumukbang. Ituturo ko rin sa inyo kung paano ko ginawa ang mga Siomai na ito. Medyo maliit, bite size ang ginawa ko ngayon. Maliit na version ng aking Siomai. Dahil gusto ko yung isang kain mo lang na ganun, di ba? Walang kahirap-hirap. Actually, 12 pieces ito. Ito na lang natira. 3 pieces na. Ito ay chicken and shrimp Siomai. So, halika na. Sabay-sabay natin panoorin kung paano ko ginawa ang mga Siomai na ito. Sisimulan muna natin sa ating dough. Sa isang malinis na bowl, ilagay ang flour at 1 teaspoon na salt. 1 cup flour ha, all-purpose flour, kahit anong brand pwede ninyong gamitin. Haluin mabuti ang flour at salt. Pag nahalo ng mabuti, gumawa ka lamang ng well sa gitna. Yung parang magsisimento ka lang. Tapos, kailangan mo ng boiling water, 1/2 cup lang. Kailangan yung kumukulo talaga yung tubig. Tapos, wag dahan-dahan lang ang paglalagay ng tubig, ha? Hindi yung isang bigla. Kailangan hatiin mo siya in 3 parts. So, unang part, lagay mo yung tubig, tapos halu-haluin mo. Tapos, dagdag ka ulit, 2nd part. Hanggang sa ma-reach mo na yung 3rd part. Makikita mo dyan sa video na nagbuo-buo yung flour. Diba? So, ganun, okay lang yun. Pagka nahalo mo na ng iyong spatula, pwede mo na siyang imasa. So, ilipat mo na siya dun sa surface mo. Kailangan malinis yung surface, ha? Working surface ninyo. Tapos, imasa mo na ngayon ang dough sa loob lamang ng 10 minutes. Oo, ha? Kailangan na maging consistent. Kailangan maging smooth at elastic ang inyong dough. Yun yung hinahanap natin, consistency. Okay? So, pagkatapos ninyong mamasa at ma-reach na ninyo yung elasticity ng inyong dough. Gusto ko yun. At soft na ang or smooth na ang inyong dough. Ibalik mo siya doon sa bowl kung saan mo siya minix. At balutin mo ito ng cling wrap or malinis na towel. At i-rest mo siya sa loob ng 3 oras. So habang nag-iintay ka ng 3 oras, ay gawin mo naman yung feeling mo. Sa isang malinis na bowl, ipaghaluin ang minced chicken at ang hiniwa-hiwang hipon. Haluing mabuti. Pag nahalo ng mabuti, ilagay mo na ang carrots, sibuyas, at spring onions. Yung hiwa ng carrots at spring onion at ng sibuyas ay maliliit. Oo, yung parang mag-Shanghai ka. Ganon, yung lumpiang Shanghai yung peg. Ganon. Pag nailagay mo na yung carrot, sibuyas, spring onion, isunod mo naman ngayon yung sesame oil at 1 large egg. Lagay mo na ang salt at pepper. Mas maraming pepper, mas masarap. Pag nahalo ng mabuti, ipasok mo na to sa ref at i-rest ng 3 oras. O diba, sabay nag-rest yung dough mo at saka yung filling. O, kasi mga pagod sila, kailangan nila ng rest. So, after 3 hours, ready na ang dough at ang iyong filling. So, makikita mo dyan kung paano ko hiniwa-hiwa yung dough. Kung paano ko siya pinortion-portion. Nasa sa inyo na yan kung ganong, kung malaking size ba ng wrapper ang gusto ninyo. Nasa sa inyo yan. Okay? So, panoorin nyo lamang kung paano ko hiniwa-hiwa. Kailangan mo dito ng rolling pin. Kasi i-flat mo yung ano, 'di ba, yung dough na nahiwa-hiwa mo, gagawin mo siyang wrapper. 'Yon. At pag natapos ka na sa pag-wrap mo na ganyan, pag-rolling pin mo na mga wrapper mo, simulan mo nang magbalot ng iyong mga siomai. At pag nabalot mo na ito ng bonggang-bongga, pwede mo na siyang steam. I-steam mo lang ito sa loob ng 10 minutes. Tip nga pala, ha? Kailangan, pagka mag-i-steam kayo ng siomai ninyo,
siguraduhin munang mainit na ang steamer o yung kumukulo na yung tubig. Huwag ninyong ilagay yung siomay dun sa steamer ninyo hanggat hindi pa kumukulo yung tubig. Kasi ma-overcook ito, besh. Hindi maganda ang quality. So dapat, kumukulo na at mainit na ang inyong steamer. 10 minutes lang ang pag-i-steam. Huwag ninyong i-overcook. Hindi magiging maganda ang quality. So after 10 minutes, okay na yan. May masarap ka ng siomay. Gumawa ka lang ng sauce na ito, lemon at toyo. Ganun lang po kadali gumawa ng siomay. Maraming salamat naman sa inyong panonood. Hanggang dulo, magsama-sama po tayong muli sa susunod kong mukbang video. Again, maraming salamat and bye!